Hey, good morning sa inyo mga troops. Ang balita sa inyo. Ang content ko ngayon ay gawin ko lang siyang content dahil may coaching na tayong Nissan Almera model 2017. Ang content na to ay paano mo i-lock yung automatic na sasakyan, malock yung tatlong pinto tsaka yung driver seat. Una-una, para sa battery, kailangan mong tanggalin muna yung battery baka ma-discharge. Kasi diba na-discharge pag nakatambay lang siya dyan. Lalo na pag may motor ka, pwede mo siyang tanggalin. Simpleng pagtanggal ng battery muna, open yung hood, tsaka yung mga technique na paano isarado yung mga pinto. Kasi iniisip mo yung security ng sasakyan mo, baka may mapasok at may makuwang gamit sa loob. Madali lang yun. Unang-una, tatanggalin mo muna yung battery. I-tutorial ko muna yung battery bago tanggalin. Open nyo muna yung hood, tsaka may kita nyo sa loob ng hood yung battery. Okay, tuloy tayo sa susunod na clip. Bye! Okay mga ka-troops, tinanggal ko na muna dun sa hood dahil mainit. Ito na muna yung guide kung paano siya tanggalin. Okay guys, ito yung battery, di ba? Kailangan nyo ng gantong tool. Number 13. Tatanggalin nyo muna siya dito. Ayan. Hanggang matanggal siya. Sipin nyo na lang nasa loob to ng hood. May ganyan siyang tornillo tsaka screw. Tsaka ito, tanggalin. Ito, naka-bolt yan dito. At tanggalin nyo ganyan. At kailangan nyo na ganito ng number 14 para matanggal yung dito. Kaya number 10 or 13. 10, 13, or 14. Tanggalin nyo yun. Tanggalin nyo positive, tsaka negative. Ang tamang pagtanggal ng ng battery, unahin nyo muna yung negative bago yung positive. Depende sa inyo, basta wag lang didikit yung isang metal dun sa sa sasakyan nyo. Pwede nyo kasi mag-cross ng grounded sa wiring nyo. Yun lang. Okay mga kapatid, mga kaibigan, mga ka-troops. Ito naman yung guide na gagawin natin na yung sasakyan na automatic na walang battery. Hindi mo mo siya lalak na mga pinto, di ba? Ang gagawin naman natin ngayon, yung technique na paano siya ilak para hindi ka kabahan kung may makukuha doon gamit sa loob ng sasakyan mo. Kasi may mga ganun thinking ng isang tao, di ba? Okay, ipapakita ko sa inyo yung technique para malock nyo siya. Kasi pag pinindot nyo yung susi nyo, hindi nyo malalock. Kahit ilock nyo yung yung susi yan na sa seat, driver seat, hindi rin malalock yung tatlo. Kaya ang magagawin tayo, eto, tingnan nyo yung susunod na clip. Oo nga pala. Ito yung tip na sasabi ko sa inyo. Ito yung battery ng automatic na sasakyan. Hindi nyo siya malalock, hindi nyo siya ma-open. Kahit pindutin nyo yan, hindi siya iilaw. Dahil hindi siya connected. Umiilaw siya, ayan o, yung red. Pero hindi umiilaw dun sa sasakyan. Wala siyang bisa. Ngayon, ito yung gagawin natin. Punta muna tayo doon sa loob ng sasakyan at ituturo ko kayo kung paano gawin yung technique na yun. Okay mga kaibigan, mga ka-troops at mga ka-tropa, ito yung Nissan Almera na automatic. Wala siyang battery. Ando doon yung battery. Binukod ko muna. At ito yung gagawin natin. Ito yung susi. Hindi mo siya mapipindot na kahit na kahit yung hood, kahit ito, wala yung susi. Pwede mo siya magamit pero walang power kasi standby lang siya dito sa
tapat ng bahay. Dahil ECQ, quarantine, kaya kailangan nyo muna magtanggal ng battery para hindi ma-discharge yung battery. In this case, yung battery ko na-discharge na, kaya kailangan ko na ipa-charge sa motorbike. Hindi naman tayo makapunta ng Mandaluyong para sa Show Boulevard para ipa-charge to or palitan dahil warranty siya. Okay? Ito ang technique na gagawin natin. Unang-una, hindi tayo sa side na to. Pwede mo siyang i-on pababa kahit walang battery para in case lang din na walang mangyari sa sasakyan mo or depende na lang sa'yo or pinutin. On and off, okay? Ito, hindi na nagana yan. Lahat yan, hindi na nagana yan. Kasi ako lagi, pag naka-park, naka-on yan para walang magbaba ng salamin mo. Ito, hindi na nagana yung mga lock ng pinto. Okay, ito na yung papaliwanan ko sa inyo kung paano siya gawing lock yung pinto. Ayun, di ba? May kita nyo naman kung paano i-lock yung mga pinto. Manually siya. Manually nyo ang gagawin. Nasa loob na kayo ng sasakyan dahil kailangan nyo siyang i-lock para sa safety ng sasakyan nyo. Ganito, unang-una. Ayan. Hindi na siya nabubuksan dito. Alam nyo kung bakit? Child lock ko. Mamaya i-video ko yung child lock. Ito, hindi na siya nabubuksan. Nakabukas yan. Ito lock. Ito bukas. Hindi na siya nabubuksan. Ngayon, gagawin ko, isasarado niyan. Ayan. Tsaka yung kabila rin. Ikot tayo. Ayan, kabila. Hindi rin nabubuksan yan dahil may child lock. Ayan. Para yung tao dito na magtangkang pumasok, hindi siya makakalabas. Basagin man yun yung bintana, mas aware tayo bilang home may-ari ng sasakyan. Okay, ito yung sunod. Ito pwede buksan dahil wala siyang child lock. Hindi ko sure kung may child lock siya. Wala siyang child lock. Ang gagawin nyo na lang, ilalock nyo to. Yan, hindi na siya na mabubuksan. And then next step, ito. Yan. Ito yung susunod natin, driver seat. Kung saan ako nakupo. Okay? Bigyan ko kayo ng clip para dito. Okay, ilalock na natin to. Gamit yung susi. Ito, pakaliwa lang. Yan ang mabubuksan yan. Bukas, sana. Kaliwa. Oo nga pala, kahit nga pala walang battery, pwede nyo mabuksan yung hood. Kung babae man kayo, magdadalawang isip kayo. Baka naman hindi mabuksan yung hood para dun sa battery, paano tanggalin. Ito yung sa hood. Ito yung steering wheel. Ayan, pumunta ka dito. Ayan yung hood. Ayan yung drawing, hood. Ito, fuel yan. Ito, sa ilalim ko, trunk. Ayan, sunod ko. Okay, bukas na yung hood natin. Kung lady owner kayo, pwede nyo gawin ito. Yan, ito yung battery. Kaya tanggal lang ko. Positive tsaka negative. Lock na natin. Hindi na siya mabubuksan. Okay. Ito, hindi na rin mabubuksan. Ito yung sa pilipo yan. Lock naman ito. Ayan, pag may nakita kayo dyan na ganyan, pintin nyo lang. Okay, once again mga katropas, mga kaibigan, mga katropa, tapos na yun yung technique na ginawa natin para malock nyo yung automatic na sasakyan. Manually nyo malalock para anti-tip. Okay, kailangan nyo lang ng susi,
tanggalin ang battery at yung technique na gagawin mo sa mga pintong sasakyan nyo para safe na siya. Tsaka naka-child lock para in case na pumasok siya, masagin niya yung salamin na kaya niya mabubuksan yung pinto. Dagdag na oras sa kanya yan para maalarma yung owner ng sasakyan at mahuli siya. Kaya iwas-iwasan nyo na yan, kailangan nyo na ng sipag para makamtam nyo yung isang pangarap nyo sa buhay. Okay, ayun na once again. Bye-bye mga troops, mga kaibigan, mga tropa dyan. Bye-bye. See you soon.